Hello guys! Welcome and welcome back to our channel. So in this video, pag-uusapan na naman natin ng isa na mga legit earning application na kung saan nga tayo pwedeng makapag-cash out via GCash. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, please consider to hit the subscribe button at ang notification bell para naman updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. So after nating malaman kung paano tayo mag-earn dito sa application na to, mag-actual withdrawal din tayo. So please watch this video until the end para malaman nyo kung paano. Heto yung pangalan ng earning app na pag-uusapan natin ngayon. Ang pangalan niya is DigiWards. And heto yung kanyang icon, i-download niya siya sa inyong Google Play Store. After niyo siya ma-download sa inyong mga phone, kakailanganin niyo mag-login using your email or ang inyong Facebook account. Then, pagkatapos niyo siyang i-download at mag-login sa inyong account, kuhanan niyo na agad yung binibigay nila na 1,000 points dahil yung mga points na yan, sila yung mga convertible to cash at sila yung mga iniipon natin. So, pindutin lang natin itong get 1,000 points. Tapos, ganito yung lilitaw sa ating screen. So, kakailanganin natin maglagay ng code dito. So, ayan, pwede niyong i-copy yung code na nasa screen natin para makuha niyo yung 1,000 points and then pindutin itong proceed button. After nun, mag-start naman tayong mag-earn ng mga points. So, ang pinakauna natin gagawin is mag-solve tayo ng mga captcha. So, i-click natin itong start button. Dito nga pala, kailangan natin maghanap ng opponent. And kailangan tayo yung makakuha ng mas mataas na score sa opponent natin para sa atin yung mas malaki na points. So, pag ganito yung limitaw sa inyong screen, ang pipindutin nyo lang is find opponent. Tapos, magaganyan na siya nun. After nating makahanap ng opponent, ganito naman yung makikita natin sa ating screen. So, pwede na tayo mag-type ng mga captcha numbers. So, kung ano man yung numbers na nakikita natin dito sa ating screen dito, yan yung mga i-copy natin. So, i-type lang natin sila dito and then pindutin ninyo itong go button dito. Mas mabilis kung itong button na to yung pipindutin ninyo instead na itong go kasi pareho lang naman sila. And mas malapit ito sa ating keyboard. So, ito na lang yung gamitin ninyo. Yan kasi yung isa sa mga trick para mas mabilis tayong mag-type. At tulad nga ng sinabi ko, dapat mas mataas yung score na makuha natin sa ating opponent. Kasi kung makikita nyo, heto yung mga scores na nagagawa natin. So, dapat tama yung pagpindot natin or pag-copy natin ng mga captcha dito. And meron din siyang timer. So, every 1 minute lang itong game. So, after 1 minute or pagtapos na yung timer natin sa taas, makikita natin yung score natin doon and again, kung sino man yung winner or yung mas mataas na score sa kanya yung mataas na points. Dito nga pala guys, sa pag-solve ng mga captcha, kakailanganin natin ng mga tickets. So, itong mga tickets na to, sila yung mga nandirito. So, bago tayo maglaro or mag-start sa pag-solve ng mga captcha, make sure muna na meron tayong available na mga tickets dyan. If in case wala na tayong mga tickets na gagamitin, ang gagawin lang natin dito is pipindutin natin itong plus sign button na itong ticket. And then, ganito yung lilitaw sa ating screen. So, itong watch, mag-watch lang tayo ng ads for 20 seconds. And then, nakakakuha tayo ng isang ticket per watch. Tapos, itong free naman, nakakakuha tayo ng 3 tickets every after 1 hour. As long nakikita nyo na meron tayong available tickets dito sa ating ticket number, ibig sabihin, pwede tayong mag-solve ng mga captcha. So, hanggat merong tickets, i-click nyo lang lagi itong start button sa captcha solving natin para makaipon tayo ng mga points. At maliban sa pagka-captcha solving, meron pa tayong other ways to earn points dito sa app na to and that is itong playtime button. So, ayan siya. Ang sabi niya, play games and earn. The longer you play, the more points you earn. So, kumbaga yung gagawin natin dito is mag-download tayo ng mga application na available dito sa playtime button and then kailangan natin silang gamitin or kailangan nating i-open yung mga application na pinadownload nila for specific time hanggang sa ma-maximize natin yung mga points na binigay nila. Kung dito sa captcha solving, nakakakuha tayo ng points every after 1 minute after nating matapos yung game, pareho lang din dito sa playtime. So, dito sa playtime, every minute din yung pag-earn ng mga points. Pero, ang isa sa mga secret dyan, mas mataas kasi yung pinamimigay nila na points dito sa playtime button. Dito kasi sa captcha solving, yung mataas na points na binibigay nila is 20 points lang siya after game. And then, yung lose doon or natalo doon sa game is 5 points lang. Dito sa playtime, depende yan sa application.
So kapag pinindot mo yung start button dito sa playtime, kailangan muna natin i-allow yung notification ng game. After nun, kapag na-allow na natin yung notification sa settings natin, ganito na yung lilitaw sa ating screen nun. Lilitaw yung mga application na kung saan i-download natin sila, and ito nga yung nakalagay dito, per minute, 344 points na siya agad. So dito sa ating catalog button, which is heto, dyan yung makikita yung mga application na may pinamimigay ng mga points per minute. So hanapin nyo lang yung may binibigay ng mataas or yung may pinakamataas na points per minute, and then yun yung unahin ninyong i-download. Tulad itong sa akin, so ayan, dahil na i-download ko na nga siya from the catalog, nalipat siya dito sa My Games. So yung inuna kong dinownload is itong Lords Mobile, which is 554 points per minute yung binibigay niya. And yung maximum coins nga na pwede kong makuha dito is 3,549. So, itong mga games or mga application dito sa ating catalog button, marami yan. Scroll nyo lang sila pataas para makita nyo at ma-identify nyo kung saan yung may binibigay na pinakamataas ng mga points per minute. At huwag nyo rin palang kakalimutang pindutin itong more button dito, kasi doon yung makikita yung instruction kung gaano nyo katagal kailangang i-keep yung application in order for you to maximize or makuha lahat ng mga points na binibigay ng application. So after nga ng CAPTCHA solving tsaka playtime, itong Digital Turbine, AdGate tsaka AdJam na yan, yung mga yan, survey yan. So meron silang mga task na pinamimigay or ibibigay sa'yo, and then after makomplete yung task, like surveys, makakakuha ka naman ng points. Medyo mahirap nga lang gawin yung mga tasks nila dito kasi nga it takes like 30 minutes to 1 hour para matapos yung isang survey, and then konti lang yung binibigay nila ng mga points. So mas maganda na mag-gawa na lang kayo ng mga tasks dito sa playtime at saka dun sa CAPTCHA. Pero if in case gusto nyo naman gawin yung mga surveys nila, kasi surveys lang naman yun, pwede nyo naman gawin. So pindutin nyo lang itong mga start button nila dito sa site. So yun nga yung mga ways of earning dito sa application na to. Ngayon, if in case after nating magawa yung mga tasks dito at makapag-earn ng mga points, ano naman ba yung gagawin natin para makapag-withdraw? So dito sa baba niya, dyan, may nakalagay na tatlong button. Meron tayo ditong redeem, invite, at saka rate. So if in case gusto nyo i-rate yung ating application, pindutin nyo lang itong rate button. Tapos dito naman sa baba, if in case gusto nyo mag-invite ng inyong kakilala, pwede rin naman pindutin nyo lang itong invite, and then i-copy nyo yung link and then i-share nyo sa kanila. And then syempre yung pinakahuling button niya, which is itong redeem button, dyan tayo magka-cash out. So pindutin lang natin itong redeem button. Tapos ganito na yung lilitaw sa ating screen. So tatlo yung payment method nila dito. Meron silang GCash, PayMaya, at saka PayPal. So pili na lang kayo kung ano yung gusto nyong gamitin sa tatlo. If in case nakapili na kayo ng inyong gagamitin na withdrawal method, in this example, GCash yung pinili ko, pipili naman tayo ng amount. So ilan ba yung coins na nakuha natin? So depende kung ilan yung coins na na-earn na natin, yung maximum na coins or withdrawal dito is 500 pesos, which is 125,000 coins or points. Kapag yung mga points na yan is available doon sa account mo, you can continue with your withdrawal na. So, pindutin mo lang yung amount, and then kailangan mong ilagay yung iyong name tsaka yung GCash phone number, syempre, para doon nila isend yung mga kinita mo. Dito nga pala yung maximum wait time natin sa ating mga i-cash out is up to 3 business days. So after 3 business days, pwede mo na makuha or makikita mo na yung amount na i-cash out mo doon sa e-wallet na ginamit mo. At ang kagandahan dito, wala siyang charge. So kung 500 yung i-withdraw mo, 500 yung ma-receive mo. Yung ibang mga earning application kasi meron silang deduction na 20 pesos, 15 pesos, pero dito wala. So kung 500 siya, 500 din yung ma-receive mo. At bago nyo nga pala pindutin itong redeem now button, make sure na tama yung ilalagay ninyong phone number at saka yung name dyan sa taas, kasi kapag na-process na yung inyong payment or kapag pinindot nyo na itong redeem now button na to, tapos mali pala yung GCash number, lalo na yung GCash number, hindi na natin yan mare-reprocess ulit. Kaya dapat sigurado tayo bago natin pindutin itong redeem now button. At kung gusto mo namang hanapin or makita yung mga ini-redeem mo or yung mga i-cash out mo, heto lang yung button na pipindutan mo. I-click mo lang yung view redemption, tapos lilitaw na dyan lahat ng mga na-withdraw mo dito sa application na to. At heto nga yung mga na-cash out ko na dito sa application na to. And yung mga amount na yan is na-cash out ko ng libre at walang puhunan.
At ganun nga tayong makakapag-earn dito sa application na to. Again, ito po is 100% paying at wala tayong lalabas.